Nghe recording. Okay. Now let's move on to module 17. Institutional Protections, Students Activity Sheet number 17. Lesson title, Security and Safekeeping Procedure in the Bureau of Corrections of PDL. Definition of terms and acronyms. Sino gusto mag-start? Okay. Yung ikaw ba? Yung ano, Bureau of Operating Manual, ano ba yun? Yung Bureau of Operating Manual. Ay, sino ba? Ikaw na. Sige, ikaw na, pre. Gisunsod na lang kayo kung gusto nyo mag-upshare. Sige, ako na ba? Sige. Baka ayaw nyo. Oh, sige, ikaw na. Start mo. Bureau of Operating Manual. Yung ginagamit nila dito for guidance sa pag and observance, ito yung handbook na tinatawag. For the custodial and other personnel of the Bureau of Correction. Okay, kayo naman. Yes, sunod-sunod na yan. Sinusunod. Next is Reception and Diagnostic Center. Office task to receive, study and classify PDF and detainees committed to the Bureau. Sila yung nagre-receive ng mga office tasks, then studies the person deprived of liberty ng mga detainees to committed in the Bureau. Yan, prison record ko perpeta, alam naman natin yan, di ba? Yung mga ano, pinaka-folder or documents na meron sa inmate. Gate security and control personnel. Ito yung in charge of security of the gate area. Ito yung ano, responsible for the security of the whole gate or whole prison. Receiving officer, in charge of receiving PDL upon orders of competent authority. Yun, sila yung in charge sa mga PDL na papasok upon the authority or upon the competent authority. Next is supply officer kitchen personnel. Hindi sila yung tagaluto, ha? In charge of orderly distribution of PDL's provision. Yun, sila yung mga nagbibigay ng rules or sila yung magdi-distribute ng provision sa PDL. Next is water system personnel. In charge of orderly distribution of portable water supplies. Sila na may responsible sa bibigyan ng tubig. Heating service security personnel. In charge of securing the delivery, preparation, and distribution of meals and maintenance of peace and order. Ayun, hindi lang pagkain yung in charge sila. They're also responsible in maintaining the peace and order inside the workplace. Next is shifting unit personnel. In charge of securing prison facility and accounting of PDL. Ano ibig sabihin nun? Baka may na gustong mag-share sa inyo. Nang, ano yun? Yung shifting unit personnel. In charge daw siya sa ano, securing prison facility and accounting of PDL. Ito yung, sa pagkakaintindi ko lang, yung shifting unit personnel. It's responsible sa sa pag-aayos sa loob ng kulungan. So yung in charge of securing prison facility sa mga prisoner, sa mga tawag dito. Sige kayo. Inmates. Sa inmates. Sa mga any activity na pwede nilang gawin sa loob ng facility. Yun. Next naman is Mercer office personnel. Ito parang ano, nakatandem nila yung nag-aayos ng prison record or karpeta. Yun nga, maintain prison record jacket, maintaining visitors list and case management. Yun, parang sila din yung ano, responsible sa mga booking sheets. Ganun. Next is IBSU personnel. It facilitates access of visitors that include screening, recording, and searching. Ayun. Sila yung may access or responsible sa pagpapacilitate kung ano nga ba yung araw or yung screening ng recording or searching sa mga inmates natin.
Escort personnel ensures the security and safety of PDL during movement. Pag during movement, ito yung mga ano, kapag galaw. Ayun sa court. Ayun, edi haharap na sa court yung inmate natin. Sila yung mga magbabantay o yung mag-escort sa inmate natin. Sa mga inmate. Hanggang sa makalabas, hanggang sa dalhin sila sa... Tama. Pulungan. Pulungan. Next is, separation center personnel facilitates the release of PDL. Ayun. Kapag nakalaya na, yung person deprived of liberty, sila yung responsible ng separation center personnel. I-discuss po ba natin itong flowchart of the process? Oo, discuss ko. So, dito sa flowchart of admission, custody and release. So, may ginagawa lang dito. So, sa start, merong admission. And then, yung taong responsible doon or yung officer na responsible doon is yung gate security or the gator. So, control officer and receiving personnel. So, ang ginagawa nila is yung searching and receiving ng isang inmate. So, sa ayun naman, alam naman natin yung searching. Doon yung hinahanap yung mitimus, information for decision, detention, certificate of detention. So, ayun, certificate ng case is not on appeal. So, ganun. So, after nun, ipupunta na yung tao sa custody. So, andito, makikita naman natin dito yung mga responsible sa custody ng isang inmate. So, andyan yung supply officer, water system. So, ayan, yung mga detention of terms and acronyms. So, andito yun sa custody. Sila yung mga bahalang mag-asikaso sa isang inmate. For example, sa water. So, water system personnel yung nag-aasikaso doon sa needs na yon. So, ayan, sa details and functions, issuance of provisions, PDL accounting, ayun nga yung pagbibilang ng mga inmates, security classification, pag-iwalay ng babae sa lalaki, yung mga sa matitino and sa mga abnormal. So, ayan. Discipline and movement. So, ayan yung kung ano yung mga ginagawa sa loob ng isang kulungan. So, ayan. Andun yung kung paano sila gagalaw, ano yung mga rules and regulations doon. So, last part is ang yung release. So, ayun nga. Ang responsible doon is yung ito, yung sa last. Separation center personnel. So, ayun. Yun nga. Discharge. Yung sa release. So, ayun. So, yun yung parang pinaka-format nila sa paglabas-masok ng isang inmate sa isang kulungan. So, ayun. Thank you po, Sir Teres. Sa guidelines, next page. Baka may gusto mag-discuss sa inyo. Yung dali lang naman po, searching, receiving, admission, registration, shit. Ano, pag sa search, yun, receiving. Baka may ano, gusto mag-discuss. Guys. Princess, gusto mo ba? Ayoko. Eh, pag searching, ano? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Pag nagsisearch, ano ba yung hinahanap natin? Di ba ito yung searching, ito yung hinahanap sa mga record. Patunay na sa kaso ng inmate, yung pinaka-record o yung iba-ibang files na kailangan mahanap ng mga officers o yung responsible officers sa pag o yung mga articles na kailangan hanapin or ito yung mga articles na kailangan mahanap nila galing sa PDL or yung person deprived of liberty. Ito daw yung mga process. Upon admission, the PTL should be searched thoroughly. He shall be allowed to retain in his possession only such articles as authorized by the prison administration. A list of articles taken from the PDL shall be entered in the PDL record received for by in charge thereof. Eh, yung mga files daw na nakuha galing sa PDL o yung mga
mahalagang files na nakuha galing sa PDL, edi i-enter siya sa PDL record. Merong ano parang documents na andun yung lahat ng record ng mga PDL. All articles taken from the PDL should be returned to him upon his discharge unless previously disposed of the PDL's request or ordered condemned by the superintendent after a lapse of 2 years. Ayun. Kapag daw na-discharge ni Kaso, ibabalik sa kanya yung mga PDL record unless or ano to, unless previously disposed ng superintendent o yung binasura na yung ano na yun, Kaso na yun under 2 years. Confiscation of contraband. Ayun, di ba sa pag-search nga, kailangan bawal yung contraband o yung mga gamit na maaaring gamitin para mag-escape sa prison. Narcotics and all other prohibited drugs. Siyempre, yung mga dagas, bawal yun sa presinto. All type of weapons, substances, or chemicals that may cause injury to persons. Ayun. Just kukunin din nila yun through sa process ng searching yung mga bagay na maaaring mag-cause ng harm not only to the inmates but also to the officers. Other items or articles which a PDL is not allowed to possess under prison rule shall be considered contraband and shall be confiscated accordingly. Katulad ng jewels, katulad ng mga gamit na maaaring magbigay ng harm, kukuni pa rin o ipukumpiskahin. Tapos next is receiving admission. A PDL should be received at the Assessment Rehabilitation Program Development and Monitoring Division, ARPDMD, for the newly admitted patient and in the reception and diagnostic center for other operating reason and penal forms upon representation of the following documents. Ayun. Parang sinabi na din, discuss na din natin kanina yung mga bagay na kailangan shall be received by at the assessment rehabilitation program. Katulad nga ng mitimus commitment order, yung information and court decision, certificate of detention, and certificate of the case. So, ano po ba yung ibig sabihin ng registration sheet? Baka may nakakaalam. So, ito kasi, yung registration sheet, kasi before kasi, di ba, meron tayong process of admitting person in jail. So, unang-una dun is yung booking, sunod yung identification. So, dito, sa registration sheet, parang pumapasok siya sa booking. So, andun na kukunin yung pangalan niya, ganyan, reason of commitment, kung bakit siya nakulong. Yung sentensya niya, kung gano'ng katagal. So, kung kailan siya na-admit and yung time kung kailan siya madi-discharge. So, ito, sabi niya, registration sheet wherein all commitments shall be recorded chronologically. So, magkakasunod. So, all commitments. So, yung mga ginawa niyang crime or ayun, mga kaso. So, chronologically, ibig sabihin, yung kaso niya noon, magkakasunod, merong timeline. Merong timeline. All commitments. So, yun. Kasama na rin dito yung mga, yung mga info na to. Name of PDL, reason for commitment. So, ayun. So, yun yung, parang may hilitulad natin siya sa booking, sa pag-admit ng person sa jail. So, ayun. Tama. Admission process. Baka may alam ka din, Edison. Sa admission process, after registration or yung booking ng PDL, so meron tayong tinatawag na mugshot. So yun ano yung mugshot? Yun yung photograph. Yun yung nakatalikod, nakatagilid, tapos yung nakaharap. So ayun. And fingerprint. So ayun, kinukuha din yung yung fingerprint para ayun. Isa kasi sa mga mahalagang identification ng isang preso or inmate, yung fingerprint. Kasi yun yung parang pinaka-reliable identification nila. So, ayun. Assign a permanent prison number. So, makikita natin sa mga damit nila. Ayan, alam naman natin yung mga orange-orange. May mga number sa likod. So, ayun yung prison number nila. The male PDL shall then be given regulation haircut. And his beard must mustache, if any, shall be
shaven up. Ayun. So yun nga, yung sinabi kanina ni Ansel, yung participant namin dito ang babae. Yun nga, yung nagpapagupit, tapos hindi hinahayaang maba yung bigote and yung balbas. So ayun, sineshave siya. Inaahit. Ayun. I-discuss mo na nga din, ano yung hairpieces, ayun, di ba? Oo, tapos na yun. Okay na yun, no? Gets naman natin na yun, na bawal mag-wig. Gumamit ng artificial hairpiece. Yung sa head count. Na. Pwede din pala siya kasi may unless medical authorization. Oo. Kapag ano, transplant na, no? Permanent na yung, pag ano, kung bago siya makasuhan, eh permanent na yung hair transplant niya yun. Eh ano, pwede naman yun. Kaya ano yun, unless nga medical authorization. Ito okay. Yung PD. Ha? Ito yun, yung PDL head count. Head count of PDL shall be counted 4 times a day. It's necessary to ensure that all PDL are duly accounted. So, okay. Every day kailangan mag-conduct ng head count para mabilang kung meron bang nawala or nagtumakas, ganun. Sa procedure PDL count naman. Dream. Okay. Procedure PDL count nakalagay dito. During the count, the PDL shall not be allowed to move until the count is completed. Ayun. Yung ano daw yung inmate daw hindi siya papayagang gumalaw unless tapos na yung pagbibilang. Kasi baka mamaya may tumakas habang nagkakaroon ng head count. Number two, there must be a positive verification of the PDL presence. Counting a PDL as present on the basis of seeing only part of his clothing, his hair or shoe shall not be made. Ayun, kapag doon nagka-count, there must be positive verification. Kailangan makita talaga ng bawat officer na andun or present talaga yung inmate na binibilangan nila. Number three, a written report on the result of each head count shall be submitted to the chief officer and if the PDL count does not tally with the list of the PDL, the matter shall be immediately reported to the chief officer. Ayun, kapag nayagin na yung process ng head counting, ibibigay nila yun sa chief officer. Tsaka kapag merong hindi nagtali yung number ng inmates sa number ng head count, kailangan malaman agad ito ng chief officer. Next is classification of PDL. Alam na natin ito, yung maximum security, medium security, tapos yung minimum security. Ito, visitation. Kasi na gusto mag-discuss ng visitation sa baba. Yun, visiting rights sa visitor list. Sige, ako na. Sige. So, visitation. Visiting rights. The PDL shall have the right to be visited by his family and reputable friends or regular intervals. Ito yung PDL. Kailangan niya pwedeng pumasok yung mga family or reputable friends in regular intervals. Visitor list. The superintendent shall compile a maintaining list of person. Kailangan may bilang yung bawat pagbibisit sa mga inmate. And interview. Magkakontak din sila ng interview sa mga visitor or family. Visiting days and hours. PDL may be visited from Saturday, Sunday to Thursday from 9 a.m. to 3 p.m. Visitors shall not be allowed to stay overnight in prison. There shall be no visits on Friday and Saturday. Dito sa visiting days and hours, may araw at oras na pwede silang bumisita. And there's no be allowed to stay overnight in the prison para sa safety ng limitation on visiting rights. The director may limit the length or frequency of prison visits as well as the number of visitors to avoid overcrowding. Yun nga,
limited lamang yung pwedeng pumasok or bumisita sa mga prisoners para hindi mag-overcrowd. Then, visiting room. Whenever practicable, a prison shall have a visiting room which shall be as comfortable and as pleasant as possible and equipped to meet the needs of visitors, including children. Dito kailangan may sarili silang visiting room, like pag bumisita yung family nila, mas comfortable sila na bigay ng mga needs ng mga prisoners. Yeah. Yan na. Saan ka natapos, pre? Privacy of visits na. So may privacy of visit, prison guards shall supervise the visiting area in an obstructive manner. They shall not eavesdrop on conversation otherwise interfere with the privacy of the PDL and his visitor. Kailangan may mga nakabantay sa mga sa visiting area para hindi makapagbigay ng eavesdrop or on conversation other interfere the privacy of PDL and visitor. Conjugal visits. A male PDL may enjoy conjugal and be conjugal visits. Ano yung conjugal? Hindi ako related dito sa conjugal beat, conjugal. Married couple siya. Ha? Married couple. Parang sa mag-asawa na ano lang, relations. Basta na relationship na mag-asawa. Di ba? Oo. Binibigyan dito yung or binibigyan dito yung kaya sabi mo nga yung conjugal ito yung mga person na couple ay couple na mga inmates or asawa binibigyan sila ng oras na para lang sa kanila sabi nga ng PDL may enjoy conjugal visits tapos dito naman sa visit of legal counsel PDL may be visit by his legal counsel of record reasonable hours of day or night meron ding oras sa gabi tapos meron din oras sa araw. Violation of visiting rules. Any circumvention or violation of visiting rules by the PDL or his visitor shall result as a suspension of the provision of visiting privilege denial disciplinary action against hearing PDL. Ngayon, pag violation of visiting rules na to, kailangan ito yung may mga violation or mga yung mga visitors may mga violation sila nagawa. So ngayon mag-i-implement yung PDL ng suspension. So parang mababan sila ganun. Tapos magkakaroon din ng disciplinary action. Bibigyan sila ng disciplinary action ng PDL. Eh ano, explain ko lang uli yung one, yung conjugal visits. Sige. Ano nga pala? Ayan oh, sinasabi oh. Conjugal visits. A male PDL may enjoy conjugal visits from his spouse. So yun yung parang ano, parang private or nila sa isa't isa. So nakalagay dito oh, male PDL. So ayan oh, sinasabi na pwede silang makipag sex sa asawa nila. Sa mga ayan oh, from his spouse. So yung male lang yung allowed. Pero pag sinabi natin sa babae, walang conjugal visit sa female PDL natin kasi yung so, female namin, yung ba yung female na inmates, bawal sila. Pero pag boy, ay pag lalaki. Bawal silang ano, wala silang ganito kasi bawal silang mabuntis sa loob ng kulungan. So ayan, yung lalaki lang yung pwedeng may pagtalik, bawal yung babae. So ayan. Sad na. Next. Pass. Pass.
Na-mute ka, pre. Thank you. Sino ba yung gusto mag-discuss ng outside movement ng movement ng PDL? Nakalagay lang naman dito ano eh, no PDL sentenced to death or life imprisonment confined in the NPP shall be brought outside said prison for appearance or attendance in any court except when the Supreme Court authorizes. Ayun, yung mga PDL na nakasentence na sa death or sa life imprisonment eh bawal umattend sa or bawal lumabas sa said prison for appearance except yung Supreme Court yung nag-authorize nun. Siyempre, para sa ano, di ba nga pag life, ano na, life imprisonment or meron ng death, ano, meron siyang sentence to death or death sentence, kailangan ano siya, protektahan or ingatan kasi may tendency na umalis yun or tumakas. Kaya meron tayong 10 minutes na lang kasi baka mag-end ulit yung Zoom. Next naman, application to view the remains of deceased relative, supporting documents. Ito, ano ba yung pagkakaintindi nyo dito sa application to view the remains of deceased relative, supporting documents? Baka may idea. Documents. Like, dito sa binigay, yung mga certificates. Putin documents. Sabi ko nga. Ito ba yung sa ano, mga namatay na prisoners? O ano, yung namatay na ano, namatayan ng inmates na namatayan sa labas ng presinto. Habang ano sila nasa presinto, may namatay silang relatives. Hindi ko... Oh, ito yung mga ano binibigyan ng superintendent ng ano para makita nila yung mga namatay nilang relatives sa labas ng kulungan. Binibigyan ng permission yung nakakulong na bisitahin yung namatay ganun. Pero kailangan may kasama silang mga guards ganun. And ayun na nasa ano, nasa listahan ito yung mga documents na kailangan. Kailangan bigyan sila ng ano, marriage certificate, tapos mag-ano pa nung birth certificate ng bahat, marriage certificate. Kailangan kompleto, brother, sister, gano'n. Documents of proving na kamag-anak nila yun. Oo. Ito po, para ma-identify na talagang kamag-anak nila para mapayagan siyang makita yun. Next tayo sa ano? Ano yun, Jeremy? Yeah, sige, ayun na, gets naman na ito eh. Gets naman na yung mga classification na kailangan para makalabas eh. Para sa ano ba? Tingnan na tayo dito. Sa application. Meron lang tayo 7 minutes. Sige. When to file an application. Ito. Ano din to? Tungkol sa deceased relatives. Baka may gusto mag-explain. Relating dito siya, ano? Deceased relatives. Okay lang to. Kailangan mag-file ng ano, application. Pakibasa nga po. Ayan. The application to view the remains of the deceased relative and all his supporting documents shall be filed with the superintendent at least 2 days before the enjoyment of the privileged south. Ayun. Next, duration of privilege. Ito, the PDL may be allowed more or less 3 hours to view the deceased relative in the place where the remains lie in state. Ayun, 3 hours lang yung limit o yung bibigay na oras para makita or makilamay sa namatayan nilang relative or kamag-anak ba yun? Next,
Desistance of travel. The privilege may be enjoyed only if the disease relative is in a place within the radius of 30 kilometers by road from the prison where the distance is more than 30 kilometers. Then the privilege may be extended if the PDL can leave and return to his place of confinement during the daylight hours of the same. Ayun. Yun nga, di ba? We enjoy the disease relative. Ilan daw? 30 kilometers. And ibig sabihin nun, yung 30 kilometers lang yung ano, kailangan layo. Yung layo sa ulo sa lugar kung saan yung ano. O yung layo niya dun sa may ano. Sa presinto. 30 kilometers by good from the prison. But bago maggabi. Ano na yun? Dapat nakabalik na siya. Oo. Bago mag ano. Daylight lang dapat. Ando na siya. Next, discharge. Basis of release of PDL to PDL may be released from prison. Ito, ano ba yung pagkakaintindi niyo dito sa discharge na to? And upon the expiration of his sentence by order of the court or competent authority or after being granted parole, pardon, amnesty. Yun. Yun yung mga basic release na ano, expiration ng sentence by order of the court, complementary authorities or after being granted parole. Yun yung mga basic. Yun. Tapos, lastly, sino naman yung mag-authorize nun ito? Yun. Pakibasa na nga lang po, ano, Jelim, sino-sino yung mga pwede mag-authorize? Okay. The following are authorized to order for proof the release. The Supreme Court or lower court in cases of acquittal or grant of bail. The President of the Philippines in any case of executive clemency or amnesty. The Board of Pardons and Parole in parole cases. The Director upon the expiration of the sentence. Of the PDL. Paano ba mag-ano dito? Mag-picture? Teka na. Bakit lang... Screenshot mo lang kayo, pre. Ay, sa may, ano ba? Sa may PC? Oo. Hindi, oo. I-print screen. Kaso, hindi ko makikita. Teka lang. Dito, yung ano lang, yung mga hindi naka-PC. Print screen, yung sa may batang taas ng keyboard sa kanan. Teka lang. Paano yung... Kapag na-print screen mo na siya, pwede mo na siyang i-paste sa GC, ganun. Po-share mo muna ako. Naka-open cam ba kayo? Hindi. Hindi. Okay, yun naman. Sige, ito na lang ano, mga i-print screen ko. Okay na. Thank you. I-ano ko siya po.